Yan. Tignan natin kung kaya ko na. Uli. Yan. So guys, start na ulit tayo. Yan, na-reset ko na uli yung ano, yung computer. Ano, okay na to. So take two. Sana okay na to. Naghang ng computer ka, promise. Sorry. Okay. So dito tayo sa Lean BitConnect ulit. So ito, try ko makikita sa inyo itong terms of use. Okay, baka hindi nyo na-check yan. So dito yung mga FAQs niya. So mga basic questions about Bitcoin lending. So ayan. So, suggestion ko, try niyong basahin siya. Alos nandiyan lahat, maintindihan niyo yung regarding sa BitConnect lending. Dami-dami. Okay. Alos lahat ng mga FAQs dito, very useful siya. BCC exchange, pati staking. Tapos, so ito yung volatility software. So, close ko na to. So, yung reinvest, alam niyo naman siguro, yung reinvest minimum, $10 yan. Okay? Tapos, itong Bitcoin wallet / Bitcoin Cash wallet. Okay? So, kasi, pwede ka nga makareceive ng Bitcoin or Bitcoin Cash wallet. Okay? So, pag-receive, pag magre-receive ka, pag magde-deposit ka ng Bitcoin dito sa BitConnect account mo, mag-click mo itong deposit Bitcoin. Okay, so andyan yung address, copy mo lang siya. So make it sure double check lagi kasi nga 'di ba, laging nagsasabi si BitConnect na no refund to. Okay, pag nagkamali ka, no refund siya. Ayan yung deposit. Then send BTC. Okay, so ganun din. Double check mo yung Bitcoin address tapos yung amount. So please take note na lagi tayong dati kasi nakita ko to 0.0007. Ngayon bumaba na yung transaction fee ng BitConnect 0.0004 kasi mababa nga yung value ng Bitcoin ngayon eh. So yan, so click mo lang to withdraw from BTC wallet. Okay, next is yung receive BitConnect. So pwede ka kasi magano, pwede kang mag-transfer din ng BitConnect wallet. Okay? Ng BitConnect coin pala, I mean. So like me, ako nag-staking ako. Okay? So pwede ako mag-send ng BitConnect coin dito sa account ko. Okay? So ganun din, same procedure din siya. So eto, click mo lang, lalabas yung BitConnect coin address mo. Sa deposit din, sa receive. Ganun din. Ito naman sa withdraw. So, hindi ko kasi sure kung laging pareho yung address. Kaya, suggestion ko, double check na lang lagi yung address. Kasi malay mo, magkamali pa eh. Kaya, double check nyo na lang lagi yung address nyo. Okay, next. Ayan, so yung status. So, yung mga hindi pa naka $1,000 dyan na investment. So, may time pa. Okay, para gayahin kami nila Sir Lewis, ni Sir Darwin na mag $1,000 sa investment. Kasi sobrang rewarding siya guys talaga. Ayan o, okay. So, kita naman yung earnings ko sa interest, 200. Pag nakita nyo yung kay Sir Darwin, pag nagpapagawa siya sa akin ng earning testimonials niya, ang laki. Pakita ko sa inyo guys. Okay. Pakita ko sa inyo ha. New share.
desktop. So pakita ko lang sa inyo yung ano ni Sir Darwin, yung earnings niya sa 1010. Parang mas nauna pa siya sa akin ng datingan, ganun na nangyari. Sa laki ng interest. Members area. Ito. Sir Darwin. Ito day 18. So yan. So kita mo 236 agad, di ba? Alam pa lang yan, 18 days pa lang. Nakita mo yung earnings ni Sir Darwin. Talaga, okay, talagang talaga. Sana nga soon ma-reach ko rin yung 10-10. Kasi laki, isipin mo 18 days laban sa 35 days na ako, di ba? Yan, si Sir Lewis nandyan din, di ba? 10-10 din yan si Sir Lewis. Kaya congratulations sa'yo, sir. Okay? So, balik tayo sa website. Okay. So, ito, hindi ko masyado maintindihan tong lender, pati trader, pati seller. Eh. Tinry ko siyang i-research, pero wala akong na-research yan. So, dito, ito yung mga less usually transactions mo sa lending wallet. Then, next, punta tayo sa BCC Exchange para maintindihan nyo tong platform na to, yung BCC Exchange. So, again, constant ulit tong mga nasa taas na to. So, sa BCC Exchange, so dito nga, sabi, ang tinitrade lang ni BitConnect is through Bitcoin. So, dalawa lang. So, at least controlled niya. Yun yung maganda sa BitConnect, kaya nag-earn siya lagi ng profit. So, ang trading pair niya is laging BTC, BCC. Sa ibang mga investment platform na HYIT, yung mga tinatawag natin na hindi naman cryptocurrency, marami silang altcoins na tinitrade. So, mas advantage talaga dito sa BitConnect. So, ito yung buy, sell, BCC. Okay? So, kung hindi ka pa nakakapag-invest, dito maganda check mo. So, di ba ang nag-deposit tayo ng Bitcoin, yun yung initial step natin. Mag-deposit tayo ng Bitcoin sa account natin. Then, pagka-deposit natin ng Bitcoin sa account natin, kailangan natin siyang ipalit, exchange sa BCC kasi yun yung uutangin ni BitConnect. Yun yung ipang-lend mo. Yun yung pang-i-invest mo. So, ang gagawin mo, yung all ng BTC, okay? Kunyari yan. Pwede mo naman kasing iset yung value dito kung ilan lang yung ipapalend mo. Kunyari maraming laman yung BTC mo. Okay? Pwede mong kontrolin yung amount. Then, next, last. Tapos, last lagi. Okay? Then, i-trigger mo tong itong buy BitConnect coin, tapos confirm mo. So may dalawang pwedeng mangyari. It's either na maging successful yung pagbili mo ng buy BitConnect coin, magre-reflect agad yun dito sa BitConnect wallet mo. Pero pag hindi, punta ka agad doon sa my open orders. Ito po yun. Okay? So may lalabas dyan na ito nga yung order mo. So for that, ang gawin mo lang, i-X mo lang siya, merong lalabas na X dito. Para ma-cancel din, do the process again. Kasi ang mangyayari nun, nag-fluctuate kasi yung price ni BitConnect coin. Kaya hindi pumapasok yung buy mo, yung transaction mo. Kaya ganun yung nangyayari. So, ulit-ulitin mo lang hanggang maging successful yung buy ng BCC mo. So, ganun din sa selling. So, lagay mo kung ilang amount naman yung BCC na gusto mong ibenta dito. Tapos, last uli. Then, click last again para yung updated yung price niya. Then, dito lalabas yung kung ilang BTC yung marireceive mo. Then, ganun din, sell BitConnect coin. Okay, so baba tayo. Ito yung buying orders pati selling orders. So, ito yung mga transactions na pending pa na hinihintay nila yung price ni BCC or ni Bitcoin para mag-execute yung orders na yun. So, pwede yun. Pwede mo gawin yun. Then, yun nga, may orders, tapos may order history. So, yan. Ito, napansin ko lang ha, kung mapapansin nyo to, pag kinlik nyo tong mga to sa Philippines, wala pa. So, ibig sabihin,
pag hindi pa naglo-launch kasi talaga dito sa Pilipinas yung BitConnect. Pag yung ibang pag iba kinlik mo, meron 'yan. Sa atin wala pa. Okay, so ngayon punta tayo sa transaction. Okay, so ngayon, 'di ba, pag ako pag ginagawan ko kayo ng earning testimonial, so lagi kong nire-require yung lending wallet. Kasi sa lending wallet, dito pumapasok yung transactions lagi. Nung interest. Yung sa bonus, sa referral bonus, ano, hindi siya documented eh. Kaya nakakaano na lang. Kaya bigla na lang magugulat ka kung saan nanggagaling yung mga commission sa referral. Okay? Sa ating lending wallet. So pwede mo i-check, pwede mong palit-palitan yan. No? Profit, send, receive, capital release. So, yung capital mo kasi dito, babalik siya in dollars pag natapos na yung contract mo ng 299 days. Okay? So, ito, ito yung gustong-gusto ko nakikita lagi, yung referral commission. Okay, so, ang volume na ng nasa group ko is 7,990. So, I hope guys na kayo rin, sana. Sana ma-reach nyo rin to. Targetin nyo na dumami yung volume ng referral nyo. Kasi rewarding naman talaga yung ano eh, yung pag-refer dito sa BitConnect eh. Okay? So, next is yung referral. So, sa referral, nung una kasi, same din ako ng mga dati na pumasok ako sa BitConnect na walang sponsor. So, lately lang ako nagka-sponsor. Paano ba nangyari yun? Kasi, basta nag-offer lang siya na kung pwede ba siya maging sponsor. Sabi niya, susuportahan niya naman ako. So, yun, susuportahan niya naman ako. Okay? So, ayan. Referral. So, dito, pwede niyong i-download yung presentation ng BitConnect. So, kung gusto niyo yung presentation mamaya na yung nakikita niyo sa video, message niyo lang ako para at least i-email ko sa inyo yung presentation. Maliit lang naman yung ano eh, yung MB niya. Okay? So, kung ito, click mo rin to, andyan yung mga GIF, baka hindi mo napapansin. So, pwede mo yung i-download. So, maganda kung may website ka. So, if you're planning to build a website, ako plan ko mag-build ng website. So, pwede mong i-download yan. So, BitConnect Coin, ayan din. Then, ito, yung organization. So, I have 37. Pero hindi naman lahat yan nagana. Hindi pa lahat yan nag-i-invest. So, ano lang. Ito yan, si Chinito Dragon. Ang dami. Kilala ko to eh, kung sino to eh. Ayan, okay. Tapos si Shider, yan. Kilala ko rin yan, kung sino yan. Pumato yan. Then sa security, sineset ko lang siya ng ganyan kasi hindi mo alam kung kailan masisira yung computer mo eh. Mapapahamak pa. Okay, kung good naman yung computer mo, I suggest yung two-factor authentication. I-Google nyo na lang yung two-factor authentication na yan kasi mahabang pali mo na ganyan eh. Okay. Pero meron na kang ganyan pero hindi dito sa BitConnect. Basta gusto ko lang, trip ko lang na low yung security niya. Okay? Then sa support, pwede kayong mag-send ng request. Pero ako, na-try ko, hindi pa siya nagre-respond eh. Ito, ayan. Oh, teka lang. Ito pala, meron. Na-solve na pala niya. So yan, so try nyong mag-send ng ticket. Kunyari, may problem kayo, subukan nyo siya. Tingnan natin kung magre-reply siya sa inyo. Then managing tools, mobile app. So ngayon, hindi ko alam ha, kung na-check kung available na sa Play Store uli yung mobile app. Sino ba sa inyo nakapag-download? Meron ba? Okay, so possible alam ko kasi wala. Nire-rebrand kasi yung ano. Nire-rebrand yung mobile app. Then settings, click natin to. Hindi ko na napapansin to. So parang ang nangyari dito, wala. Language lang. Okay, profile. So yan. So, pwede yung sponsor, again, if ever may papasok sa inyo, kunyari, nag-inquire, pero pero wala pang sponsor, dito mo i-edit yon. Okay, dito mo siya i-edit sa sponsor. Pwede ka mag-edit ng sponsor. Okay, yung email. So ngayon, tip ko sa inyo, pag may ganun na nag-inquire na, kunyari, from other groups,
tapos nakikita kasi yung team natin, ang dami ko nang na-encounter na ganun. Sabihin nyo na lang, hindi naman ganun ka-importante yung mga names nila, yung profile nila. Hindi kaya ganun ka-importante dito. Ang importante dito yung email. Okay? Importante dito yung email. Kaya lang, okay, email. Mute ko lang yung bagong pasok. So yan, so ang dami kasi na gustong pumasok sa team natin. Maniwala kayo sa hindi. Ang dami. Doon sa natin, nakikita nyo naman, di ba? Ang daming pumapasok. Okay? So, if ever may ma-encounter kayong ganun, sabihin nyo, gumawa sila ng bagong account, okay, with different email. Tapos yung mga names, kung magtatanong sila regarding sa names, sabihin nyo, laruin nyo na lang. Kasi hindi naman ganun pa importante. Importante yung email. Kasi doon kayo kukontakin nyo. Doon kayo kukontakin ni BitConnect. Okay? Nag-mute all ako pero hindi ko na mute yun. Kasi na ba yan? Okay. So, yan. Okay, so siguro, ano na tayo? Next topic na tayo. Okay. So, tapos na tayo dun sa familiarization. So, ngayon, ito naman yung sa helpful apps and websites. Okay. So, dito ako nag-crash. Dito nag-crash yung system ko. Dami naka-open eh. Okay. So, helpful apps and websites. So, kung gusto niyo mag-take down notes, take down notes niyo itong mga to. So, number one, syempre, yung coinmarketcap.com. Alam niyo naman yan. So, doon natin tinitignan yung ranking ni BitConnect, pati yung coinmarketcap niya. So, napaka-critical kasi. So, makita niyo, pag tumataas yung coinmarketcap ni BitConnect, tumataas din yung value niya. So, tignan natin yung coinmarketcap ha. Kanina kasi naka-ready na lahat to sa akin eh. Ayun, nag-crash. Okay, tuturo ko rin yung mga regarding dito sa in and out sa dito sa coinmarketcap.com. Marami kayong ano eh. So isipin mo 864 currencies ang meron na ngayon. Okay, so be proud na nasa BitConnect ka kasi pang number 13 ka out of 864 currencies. So ewan ko lang bakit di mo kung ano pang reason bakit hindi mo ipopromote si BitConnect. Out of 864, pang number 13 tayo. So, it's something to be proud of. So, syempre, number one lagi yan si Bitcoin. Diyan nakasalalay. So, ngayon, nakikita niyo lahat. Bloody red ang mga currencies ngayon. Okay? So, be patient lang dyan, guys. Okay? Next is yung tools. Okay? So, ito, importante rin to, yung tools. Yung currency converter calculator para at least alam mo na kung mabibitin yung investment ng prospect mo or nung bago mong pinapa-invest. So click mo lang bro nakahang sa nakahang doon sa PowerPoint. Ay nakahang, sorry. Buti. Salita ako ng salita. Sorry ha, baguhan eh. Okay na. Ulitin ko. Okay na. Sir Gary, okay na? Okay, sige. Okay. Ayan. So, leading ko, 864 na yung currencies natin ngayon. Okay, tapos, pang number 13C, BitConnect. Okay, so, di ba? Ang galing ni BitConnect. So, ngayon, dun tayo sa tools. Sa currency converter calculator. Okay? So, yan. So, dito, pwede mo nang malaman kung papasok dun sa minimum. Kasi, kunyari, click mo at i-exchange mo to. Palitan mo, $100. So, ayan. So, kailangan mo na Bitcoin is 0.0247. O, ayan. Or, i-click mo na yung ilagay mo na dito BC BitConnect. Ayan, click mo na. Oh, so ito yung kailangan mong BitConnect. Para at least wala nang hula-hula kung ilan ba yung kailangan mo na BTC para ma-reach yung $100 na investment. So dito 'yon sa tools tapos currency converter calculator. Okay? So sana guys, lagi niyong tignan yan para marami kayong matututunan dyan sa, para at least may discarte ba ang datingan.
Okay, next is yung Cointelegraph. Okay, itong website naman na to, ito yung mga lagi kong sinishare na news about Bitcoin. So, kung gusto nyong, may news kayo about Bitcoin, so maganda basahin nyo rin to. Para at least may parang prediction kayo kung downtrend or uptrend si BitConnect. So, ito po yun, cointelegraph.com. So, yan yung lagi kong takbuhan pag gusto ko ng news about Bitcoin. Okay? So, yan. So, usually, animated yung mga pictures niya. Kaya nakakatawa. Okay. So, next. So, new share. Try ko na ulit. Taka lang ha. Okay, so yan. So sorry, nagbago yung nagbago siya. Okay. So next is yung coins.ph. Okay, so maraming nagtatanong kasi dito sa coins.ph. So di-discuss ko lang siya ng saglit. Okay. New share. Ito. So, yan. So, coins.ph. So, para at least, maging familiar lang kayo. Kasi, ang daming Ang daming hindi familiar eh. Okay. So, ayan. Peso wallet, BTC wallet. So, para ma-change mo yung peso wallet to Bitcoin wallet, kiklik mo lang para mapalitan siya. Tapos, para lumabas yung BTC address mo sa Bitcoin wallet, click mo lang to. Tapos yan, lalabas na yung Bitcoin wallet address na. Okay, history, nandyan. So, mamomonitor mo kung ano yung mga transactions mo. So, cash in, again, I suggest Cebuana Luwelier. 40 pesos, any amount. Kasi yung mga bank, yung mga ways sa mga banko, kasi 24 hours pa eh. Within 24 hours. Kasi sa Cebuana, once na bayaran mo na siya, instant na magre-reflect yun sa sa account mo sa coins.ph. Tapos kung cash out naman, ito yung recommended ko, yung Security Bank. Okay, dito kasi walang transaction fee. Okay, pag kunyari encash ka ng 1,000. So 1,000 din, walang payout fee. Yun ang maganda, libre. So pwede mo siyang i-take advantage. Yun yung mga suggestion ko dito sa coins.ph. Ha. So pag magka-cash in ka sa Cebuana, magka-cash out ka, Security Bank. Mas the best yun. Okay? So, buy load. So, pwede ka mag-buy load dyan. Hindi ko na di-discuss yan. Okay? So, ikaw, kung gusto mong mag-earn ng rewards dito ng additional, kasi di ba pag pinopromote natin si coins.ph dito sa BitConnect, di ba? So, kung gusto mo pakinabangan yun, so, pwede ka mag-earn ng rewards. Bigay mo yung referral code mo. Okay? Bigay mo yung referral code mo sa kanya. Ito yung referrals. So, yan. So, kung gusto mo lang mag-earn ng extra 50 pesos, ayan, nandyan siya. Okay? So, balik tayo sa PowerPoint. Okay? Next, itong Exodus. Pakita ko na lang yung website sa inyo ng Exodus, ha? Okay. New screen. Okay. Website ng Exodus. Okay. Ito yung website ng Exodus. So, pwede kang, kung pang desktop lang kasi to. Okay, so, ano kasi to, napaka-secure niyang wallet. Okay. Ako kasi, kaya ako ginagamit yung Exodus. Kasi nga, may mga clients ako abroad. Ang ginagawa ko, nililive kong open yung coins.ph ko. Para at least makita nila kung yung transactions. Kasi gusto ko as much as possible, transparent lahat. Ini-screenshot ko sa kanila lahat yung transactions ko sa coins.ph. So ang ako, na-force ako na lahat ng BTC ko, tina-transfer ko dito sa Exodus. So ginagawa kong blanco yung coins.ph ko. Para lang sa mga client.
Okay? Yun yung diskarte ko eh. Okay? So, yun lang siya. So, download mo lang to. Ito yung itsura niya. Desktop. So, wag na natin pakita yan. Baka maghang pa yung computer ko. So, yan. So, ito lang. So, yan na yan. So, download nyo lang yan. Ang ganda ng itsura niya. So, very attractive siya. Okay? So, balik tayo sa training. Then, next. Hindi ko na siya i-large ko na. Ito, XE. So, para itong app na to, para ma-monitor nyo yung ano, yung price ng Bitcoin pati na $2. So, kumbaga parang conversion rate siya. Okay? So, para malaman nyo, hindi na kayo magtatanong, sir, ilan ba yung value ng 0.005 BTC? So, initially, pag na-download mo tong XE na to sa Play Store, wala yung Bitcoin. So, gagawin mo dito, click mo to add more currencies. Then, pag nag-add ka ng more currencies, ito yung lalabas. Nasa bandang dulo, ito, i-click mo to si Bitcoin para meron kang currency exchanger ni Bitcoin. So, alam mo yung value niya to peso, alam mo yung value niya to US dollar. Okay? So, next is yung Blockfolio. Okay? Itong Blockfolio naman na to, para siyang nasa coin, para tong coin market cap na malalaman mo yung price ni Bitcoin pati ni BitConnect coin. So, initially, wala si BitConnect coin dyan. So, ang gagawin mo, pagka-download mo ng Blockfolio, pindutin mo tong plus sign, okay? Then, ito yung lalabas. Tapos, i-enter mo lang yung BitConnect coin. Tapos, ang exchange niya, Livecoin. Okay? Then, watch only. Kasi, hindi ka naman ano eh. Kumbaga, parang titignan mo lang. Watch only. Then, yon. Dito na lalabas si BitConnect coin. So, mamomonitor mo na yung price niya. Kung gusto mo lang ng handy siya. Okay? Kung gusto mo lang ng handy. So, yan yung apps na pwede mong tignan from time to time dun sa cellphone mo. Okay? So, ngayon, ito, mabilisan lang uli. Investment from start to finish. Okay? So, bilisan ko lang to kasi usually naman, itong mga participants natin, medyo, okay? So, try ko nang i-discuss to. So, medyo may mga bago eh. Okay? So, share screen. Okay? So, dun tayo punta sa website. Lang. Saan yun? Okay? So, yan. So, una, ang first step, syempre, kailangan ponduhan mo yung ano, ponduhan mo yung account mo sa coins.ph. Ang masama kasi dito sa coins.ph, hindi ka pwedeng magrektang mag-fund sa BTC agad. Dadaan talaga sa peso wallet. Okay, yun yung frustrate. Yun yung nakaka-frustrate sa coins.ph. Kasi nga, gusto nila, ito, yung buy price ang mangyari. Okay? So, after mong mag-pondo dito sa peso wallet mo, ang gagawin mo, i-convert mo siya. Ngayon. So, may lalabas na conversion window. Okay? So, ayan. So, sa mobile app, alam ko, pwede mong i-interchange to eh. From peso wallet to BTC wallet or BTC wallet to peso wallet. So, enter mo lang yung amount mo dyan. Okay, so for example, di ba, kunyari, 5-5 lagi yung ina-advise natin. 5-5. Okay? So, ayan yung BTC niya na equivalent. So, ayan, convert mo lang. Press convert. Then, ang mangyayari niyan, re-reflect na siya doon sa Bitcoin wallet mo. Okay? Then, after niyan, pag may pondo na yung Bitcoin wallet mo, okay, ito yung i-click mong next, send. Okay? So, yan. So, mangingi siya sa'yo ng address, ng amount, pati itong description. Saan mo kukunin yung address ng BitConnect account mo? So, dito yon sa dashboard mo. Okay? So, dito siya. So, dito yon sa deposit from BTC wallet. So, yan. Lalabas yung BTC wallet. Ctrl-C mo lang. Copy. Okay. Then, you paste it here. Then, yung amount, kung maganda ito, lahat mo na yung nakikita mo dito sa Bitcoin wallet. Tapos, may lalabas kasi dyan na transaction fee, i-minus mo na lang.
Okay, so ako kasi talaga maganda, kinakalculator ko talaga para mas mabilis. Tapos dito sa description, lagay mo lang BitConnect. Yan lang. Then, continue. Then yun na. Then may lalabas na confirmation dyan. Okay, click mo lang yun. And then, pag-click mo nun, ang mangyayari niyan, hihintayin mo, mag-reflect yung deposit mo dito sa Bitcoin wallet mo. Okay? So, pag nag-reflect na yan dyan, ang next step is pupunta ka sa BCC exchange. Okay? Tapos, pag sa BCC exchange, i-scroll down tayo, kailangan natin ng BCC, hindi Bitcoin. So, ibibenta natin yung Bitcoin natin para makakuha tayo ng BitConnect coin. Okay? So, kanina na-explain ko na to. So, you press last, then all. Okay? Then, buy BitConnect coin. Then, confirm. So, ako hindi ko ko-confirm yan, ha? Sorry. Okay? Ka-close ko lang to. So, yan. So, pag nag-buy BitConnect coin ka, again, dalawa uli yung possibility. It's either na maging successful siya, magre-reflect siya dito sa BitConnect wallet mo, or magre-reflect siya sa open orders pag hindi successful. Kasi, ibig sabihin nun, nagbago yung price ni BitConnect. Okay? Sorry, may audience ako dito. Sorry, close the door. Okay. Wait lang guys, lalak ko lang dito. May extra, sorry. Okay? So, pag hindi naging successful, dito siya lalabas sa my open orders. Okay? Cancel mo lang. And then, you do it again. You do the process once again. Last, then all, then buy BitConnect coin. Then, pag nag-buy BitConnect coin ka na at nag-reflect siya dito sa Bitcoin wallet mo, ang next step is pupunta ka sa dashboard. Okay, so I hope nagpunta ka sa CoinMarketCap para malaman mo yung kailangan na BitConnect coin para malaman mo kung sakto yung $100 doon. Okay, so dito enter mo lang yung amount, $100. So ngayon, kailangan mo ng 0.84 na BCC para sa isa $100. So, kung mapapansin mo, yung price ni BCC, magpapalit yan every 2 minutes. Okay? So, kailangan ma-place mo na yung investment mo within 2 minutes kasi ang mangyayari niyan, magpapalit yung price. Okay? Hindi natin alam kung tataas or bababa. Then, tick mo lang tong I read. Okay? Terms and conditions. Wala kasi yung amount. So, then, may lalabas dito na confirm. Okay, then after that, pag nag-successful na, lalabas siya dito sa total investment mo. Okay? So, yan na naman. Nagpakita na naman yung $1,000 na investment. So, sa mga hindi pa nag-i-invest ng $1,000 dyan, try nyo na guys. Sobra. Sobra siyang rewarding. Okay? So, mamaya na lang yung Q&A regarding dito sa investment process. So, move tayo sa next topic natin. Okay? Then, next is PowerPoint. Ito. Okay? Next is yung investment program presentation. Okay? So, kasi may mga, ano tayo? May mga first timer tayo. So, try i-run down natin 'to. Okay? So, yan. So, hindi ko na i-full screen sa slideshow, okay? So, investment program. So, dito, okay? So, I encourage you guys magpagawa kayo sa akin ito para at least masama ka. Next month, i-update ko yung video uli. Sana makasama ka na doon sa video kasi yung doon sa video ko sa YouTube, ni-run down ko to. Okay, so 6 days, ayan, 11 days, 14, ayan, si Sir Darwin, nung day 14 pa lang siya. Okay, $120 pa lang. Di ba? Ang galing. Okay, nung day 18 niya, $200 na. Ang bilis.
Di ba? Ayan, day 15. So, pwede ka makasama dito. Dito sa team namin. So, exclusive yan, yung earning testimonial photo. So, kung hindi ka pa member dito, yan yung one of the, yan yung advantage ng group natin, yung team Philip, yung BitConnect Team Philippines. Okay? So, yan. Okay, day 19. Day 22, si Sir Louis, yan, isa pang... Bro, nasa PowerPoint ulit. Oo nga, nasa PowerPoint. Tama naman ah, nagpa-PowerPoint tayo. Tama, di ba? Taga lang ah. Sure. Bro, yung kanina, yung number yung day. Okay. Oh, okay. Ayan. Sige. Ayan na, okay na, ano? So, ulitin ko na lang. So, ito. Yan, yung investment program natin. Okay, so once again, pag member ka ng group, okay, pwede ka makasama sa video. Okay, sa susunod, lalagyan ko naman ng location to. Para at least, alam nila kung sino yung kukontakin nila sa video. Okay, so yan si Sir Darwin, no, di ba? Day 14, 120. Okay, yan si Sir Joey, yan. Hi, Sir Joey, yan po yung picture nyo. Okay. So, yan si Ma'am Lynn, si Ma'am Jinso. Kung ikaw wala ka pang ganito, magpagawa ka na sa akin, guys. Okay, para at least, i-document yung earnings nyo. Promise, sabi ko sa inyo, mag-a-attract yun ng prospect. Ayan si Ma'am Maury. Ito, napaka-consistent ni Ma'am Maury. Sobra. Okay. And next yan, ako. Day 30 ko. Sipin mo, day 30, $207 na yung interest. Kasi, ano, tapos yung referral ko, 246.4 pa lang. Day 30 yan. Okay. So, what is BitConnect? Okay, so it's a self-regulated financial system. So, dito ibig sabihin nun, self-sustaining siya. Actually, walang human involved dun sa system ni BitConnect talaga. Yung human na lang dito kay BitConnect, yung nagme-maintain ng mga computers niya. Yun na lang actually yun dito sa BitConnect. It's an open source platform. So, sa lahat, ibig sabihin, pwedeng mag-join dito sa BitConnect. Walang pinipili dito. Okay? Basta gusto mo mag-invest, gusto mo mag-earn, gusto mo mag... gusto mong i-try yung mga multiple, yung mga investment platform ni BitConnect, open siya. Then next is, it is a cryptocurrency education. So, mostly, Pinoy's hindi po knowledgeable sa Bitcoin. So, ito yung pwedeng first step nila sa cryptocurrency. Okay, yun yung maganda dito sa BitConnect. Ang maganda dito, pag dito ka nag-start, at least, ang ganda ng program agad na papasukan mo. Kasi yung iba, very complicated pa ito. Napaka-simple ni BitConnect. Tapos, Bitcoin and crypto community. So, halos lahat, halos nang nagbi-Bitcoin, nagbi-BitConnect din. Maniwala kayo, guys. Dati, tinitira si BitConnect. Daming mga sinasabing bad words about BitConnect. Pero, at the end of the day, naglo-loan na rin sila, naglo-lend na rin sila. Ang lupit nga eh. Okay? Multiple investment opportunities kasi dito pwede ka mag-invest, stake, okay, trade, and mining. Okay? So, pero hindi tayo magko-concentrate dyan. Dito lang tayo magko-concentrate sa investment. Okay, the next is, eto nga, yung investment opportunities. So, dito tayo magko-concentrate sa invest. So, BitConnect Lending. Okay, you earn daily interest on BitConnect Lending. Sa staking naman, you earn interest on holding BitConnect coin. So, ibig sabihin ng staking, i-hold mo lang yung BitConnect coin dun sa BitConnect wallet. So, ito actually talaga yung nagpapa-long term sa BitConnect, yung staking. Okay? As long as may umahawak ng BitConnect coin sa buong mundo, as long as may umahawak, hindi matitibag, hindi mag-shutdown si BitConnect. Then, trading, yon sa punta ka sa BCC exchange, pwede kang kumita doon. Pag mababa si BitConnect coin, mag-buy ka. Okay, then pag tumaas siya, then you sell. Then you earn.
Then sa mining, medyo complicated kasi siya. Hindi ko pa doon natatry. Pero, pwede ako maglabas ng tutorial regarding ito. Aralin natin siya. Okay? Then next is, ito nga, yung BitConnect lending. So, kanina to, dumaan na tayo sa process na to. So, i-ano na lang natin. I-shortcut na lang natin. So, una nga, deposit Bitcoin. So, you need to deposit your Bitcoin on given deposit Bitcoin address. Next is, you buy BitConnect coin. You buy BitConnect coin from the exchange. So, yung Bitcoin mo, ipapalit natin sa BitConnect coin. Para kasi, yun yung kailangan ni BitConnect. Yun yung ipapautang mo sa kanya. And then, you lend BitConnect coin, lend or invest BitConnect coin in BitConnect lending. Okay, so yung BitConnect coin mo, yun yung gagamitin ni BitConnect sa trading. Okay? So, sa trading, ang malupit kay BitConnect, hindi human ang nagtitrade sa kanya. Unlike doon sa mga ibang HYIP na nakikipag-compete kay BitConnect. So, we have a trading bot, one of the most profitable bots. Kasi ako, ang story ko kasi na-involve ako sa Genesis Mining, tapos bago ito sa BitConnect. Okay? So, before ako mag-Genesis Mining, nagtitrade ako. Nagahanap din ako ng bot. Actually, dun sa bot, ang malipit na nakikita ko, nagne-negative siya. Yung sa iba, ha? Ito, 1 month and 36 days ako dito sa BitConnect, hindi pa nagne-negative si BitConnect. So, sabi ko nga, one of the most profitable bots siya in the world talaga. So, kaya ang ganda-ganda ng platform ni BitConnect dito. Okay, so, yung BitConnect, yung trading bot na yon, nag-earn siya ng profit. And then, in return, dahil pinautang mo siya, you will earn daily profit. You earn daily profit as per volatility software interest. So, yung interest natin, nagbabari siya from 0.5 to 2%. Okay, so, pero lagi natin sinasabi 1 to 2%. Kasi, nag-a-average naman tayo per month ng 30 to 40%. Eh. Okay? So, yan yung sasabihin natin. Okay, so, Sir Randall, magkano ba yung minimum investment dyan? And, gaano kalaki ba yung interest na pwede kong kitain? Okay? So, yung, ang malupit dito sa BitConnect, nagdedepende siya sa investment mo. Okay? Kung malaki yung investment mo, malaki din yung interest mo. And, may contract. Yun ang maganda dito kay BitConnect. Pag nag-lend ka or nag-invest ka kay BitConnect, yung capital mo, babalik siya. Okay? Nang minimum, pag nag-minimum ka na investment, 299 days. Guys, panoorin nyo sa YouTube. Nag-i-start ng mag-return ng capital si BitConnect. Okay? Pinuprove niya na yung sarili niya na legit siya talaga. Okay? So, lending amount natin is $100 to $1,000. Ang interest mo is yung daily interest. Okay? So, walang additional. So, you will get your capital back after 299 days. Okay? And next, ito yung favorite ko talaga, yung lending amount na $1,010, okay, to $5,000, aside from the daily profit, meron ka pang additional na 0.1%. Maliit, pero ang laki ng effect. Yun ang nakikita naman natin. And you will get your capital sooner after 239 days. So, mauuna pa sa atin sila, Sir Darwin, pati si Sir Lewis, makuha yung capital nila. So, mas mauuna sila makakapag-testimonial dito sa BitConnect na na-receive nila yung capital nila. Okay? Next is yung 5,010 to 10,000. Actually, ito, konti lang ang gumagawa nito sa mga nakikita ko sa YouTube kasi ito yung lagi nilang ginagawa, yung $10,010. Okay? So, pag $5,010 to $10,000, plus 0.2% daily. And then, you will receive your capital back after 179 days. Okay? Next is yung 10 to 100,000. Alam ko meron nang nag 100,000 sa BitConnect eh. May nag-invest ng 100,000. Okay? 120 days yung capital babalik sa'yo. Plus 0.25% siya daily. So ang laki nito for sure, ang laki ng interest mo. Okay? Next is yung referral program. So dito mag-emphasize ako talaga kasi gusto ko pakita sa inyo kung bakit napaka-simple ng referral program ni BitConnect pero very rewarding. Bakit? Kasi
For example, ikaw to. Then, naka-refer ka. Ito, unlimited referral, yung first level mo. Kahit ilan. Hindi to binary, okay? So, uni-level lang siya, parang ganun. Okay? So, every time, kunyari ito, gusto niya lang i-try yung system. Kunyari si A, ito. Gusto niya lang i-try. So, nag-invest siya ng $100. So, meron kang 7% doon. Eh, ito, malupit kasi. Si A, so, nakikita niya, nag-earn nga ng daily profit, talaga nagkakaroon talaga ng interest. Nagdagdag siya ng investment ngayon. So, dinagdagan niya. So, ginawa niya 1,010. Okay? Ang malupit nun, additional investment, 7% ka pa rin. Okay? Yun yung malupit. Yun yung malupit kay BitConnect. Ito pa, hindi pa din nagtatapos. Kasi di ba nagko-compound tayo sa team natin? Okay? We do compounding. Every time na nagre-reinvest tong si A, meron kang 7% doon kung magkano yung nire-reinvest ni A. Yun yung malupit. So, dito, talagang passive income. Okay? So, dati kasi, okay, para, kasi masyadong tinitira si BitConnect doon sa baka pyramid scheme siya or Ponzi scheme. Dati, unlimited levels to eh. Okay? Hanggang 0.1 na siya. Ngayon, ginawa na lang siyang 7 levels. Okay? Para at least wala na, tumahimik na yung mga tao regarding dito sa referral program niya. Okay? So, yan. Malupit. Okay? So, every time na nag-additional investment, every time na nagre-reinvest, you will earn this reward. Percentage siya. Okay? So, yan. So, kung titingnan mo yung lending wallet mo sa account mo, ano ka na lang eh, magtataka ka na lang na, oops, may dadagdag na naman. Okay? Ganun yung mangyayari sa'yo dito. Pag win-work out mo talaga yung referral program ni BitConnect. Okay? So, ako talaga sobrang, trabahuhin mo lang naman talaga eh. Give time lang naman talaga dito sa referral program. Be consistent lang. You can do it, guys. Simple lang. Legit tayo. Tandaan niyan. Yung coin market cap, pang number 13. Kaya, be proud of BitConnect talaga. Okay, next is why join our team. Okay, so sa mga newbie dyan, so sa mga hindi pa member ng Team Philippines, okay, BitConnect Team Philippines. Okay, so we will why join our team? Gagawin ka namin ng earning testimonial photo, yun yung nakita mo sa simula. Okay, so para ipo-post mo yan sa Facebook. Okay, so kalat mo siya. Okay, it's a marketing tool talaga. It creates a lot of curiosity sa mga friends mo. Okay, so pag nakikita nila araw-araw kang nagpo-post, for sure tatanungin nila, ano ba yan? Ganun lang din naman ako nabuhay eh. Ganun lang nabuhay yung account ko dito sa BitConnect. Post lang ako ng post ng ganun. Okay? Then, malupit pa sa team natin, you will receive video updates and news. So, alam nyo naman na nag-YouTube ako. So, every time may bago sa BitConnect, I try to make a video out of it. So, follow nyo lang ako. Pinupost ko rin naman siya sa group page natin. And then sa BitConnect Team Philippines group page, also we have that. Okay, so kasi dun sa group page na yun, pwede, lahat kasi kami ng team members doon nagpo-post ng earnings namin. So, pag ikaw nag-add ka ng prospect mo doon, for sure lagi siyang mare-remind about BitConnect. So, gusto kasi natin na yung prospect mo dito sa BitConnect, lagi nasa utak niya, BitConnect. So, lagi kami nagpo-post yan sa group page na yan. And then, syempre, members 100% support. So, lahat ng members ng BitConnect Team Philippines, lahat yan very supportive. Lahat yan matutulungin. And, ito yung magsa-separate sa atin sa ibang teams. Okay? Webinar trainings and presentations, we will do this on a regular basis na. Okay, guys? Gagawin natin to. Ipupush ko to. So, ngayon, 7 participants tayo. I don't care as long as nasimula natin siya. Okay? So, basta siset ko yan. Promise, kung 3 times a week kaya, gagawin natin yan. Ganun. Bibilis yung grupo natin dito sa BitConnect, sa Team Philippines natin. Okay? So, next is, so yan. So, contact the person who shared. Kasi nga, mapapanood mo tong presentation na to sa YouTube. So, may link kami. Pwede mong, dun nasa pin post din ng group page. So, yan. So, laging nakamarket yan. So, i-share mo lang yung video.
ng video presentation ng Team Philippines. No, kahit hindi mo nakausapin yung ano. So, yung video presentation na yung kakausap para sa'yo. Okay? So, yan. So, tapos na tayo. So, pwede ba tayo muna mag-break? Okay, ng 5 minutes. Okay? Coffee break, water break lang muna. CR break. Okay? So, babalik ako, ha? Okay, guys. Thank you. So guys, ready na uli? Resume na ba? Okay. Thumbs up. Okay, so yan. So, resume tayo. So, tingnan natin kung sino pa yung nandito. Okay. So, yan. Thank you, ah. So, mga nandyan pa rin. Okay? Thank you sa inyo. So, next. Ito na yung pinakahihintay natin na topic talaga. Okay? So, kita ba? Tama ba? Before ko simulan, nakikita? Long-term investment, a deeper explanation. Nakikita? Okay? So, yan. So, dito talaga, tatry kong explain sa inyo bakit siya long term. Okay, bakit talaga all in ako dito kay BitConnect. Okay? So yan. Pero before tayo mag-start, maganda siguro syempre ano ko na to. Big screen ko na. Teka lang ha. Big screen ko na siya. Para is. Okay. So yan. So before tayo mag-start, okay, maganda siguro talaga malaman natin kung ano ba talaga yung Bitcoin. Okay, kasi siguro at least para may foundation tayo dito before natin i-discuss si BitConnect. So para alam nyo yung kung ano ba si Bitcoin or si BitConnect coin. Okay, so let's go. So Bitcoin, ang malupit dito, is a form of digital currency created and held electronically, no one controls it. Bitcoins aren't printed like dollars or euros. They're produced by people and increasingly businesses running computers all around the world using software that involves mathematical problem. Okay. Guys, bibigay ko na lang yung link sa inyo. Nasa CoinDesk to if ever gusto nyo ng copy. Andun yung mga pwede nyong basahin for beginners sa Bitcoin. Explain ko lang siya. So si Bitcoin, it's also a form of money. So, pero digital siya. Okay? So, hindi mo siya nahahawakan. So, parang email siya. So, yun ang kagandahan dito. No one controls it. Okay? So, hindi siya controlled ng government. Okay? Ng banks, wala rin. Hindi siya nakokontrol. So, yun yung maganda sa kanya. May freedom. Okay? May freedom sa pag-handle mo sa pera. Yun yung maganda kay Bitcoin. Okay? Next is, it's the first example of growing category of money known as cryptocurrency. So, siya yung naunang cryptocurrency. So, kanina nakita natin more than 800 na yung cryptocurrency. Pero si Bitcoin yung number one. Okay? So, and siya rin yung mananatiling number one talaga. Feeling ko forever. Okay? Then,
What makes it different from normal currencies? Ano ba yung kinagandahan ni Bitcoin? So, Bitcoin can be used to buy things electronically, okay? In that sense, it's like conventional dollars, euros, yens, which are also traded digitally. So, sabi ko nga, pera din siya. Okay? Hindi mo maano yan. So, may value yung Bitcoin. Okay? Then, most important characteristics and the thing that makes it different to conventional money is that it is decentralized. Okay? So, anong ibig sabihin ng decentralized? Pag centralized kasi, ibig sabihin, may hierarchy siya. Okay? So, government, banko, then the users. Okay? Dito sa Bitcoin, lahat kasi pwedeng maging involved. Okay? Walang hierarchy. Kumbaga parang equal lahat ng tao pagdating sa Bitcoin. Okay? Kaya lang hindi nagiging equal, syempre kung gano'ng kadaming hawak yung Bitcoin mo. Okay? So, yun lang yan. Okay? So, no single institution controls the Bitcoin networks. Okay? This puts some people at ease because it means that a large bank can control the money. So, kasi alam naman natin na pag yung pera nilagay mo sa banko, controlled nila yun eh. Okay? So, dito sa Bitcoin, wala. Hindi mo siya makakontrol. Pati, eto guys, FYI lang. Ang Bitcoin kasi, kaya ang tagal niyang hindi maging mainstream sa buong mundo kasi threat siya sa banko. Mawawala yung banko pag naging mainstream ang Bitcoin. Tandaan niyo yan. Okay? Mawawala siya. Paano na siya ngayon pag nawala yung banko? Okay? So, kaya andun yung laban niya. Banko, Bitcoin, lab. Kaya minsan uptrend na si Bitcoin na minsan minamanipulize ng banko yon. May time na ganun siya. Okay. So next is, who created it? Okay, so yan, tanong. Actually, wala pang nakaka-discover kung sino nakaka-create kay Bitcoin. Okay, pero ang sinabi nila, si Satoshi Nakamoto. Pero wala pang nakakakilala dito. Okay, so siya yung nag-invento ng software na kung saan i-rewardan ka ng Bitcoin pag na-solve mo yung mathematical problem na hinihingi ng software. So dito, ang ibig sabihin, palakasan ng computer power. Okay, the more computer power you have, okay, the more na easily mo masosolve yung mga problem na na binibigay ng software na yun. So, doon na po produce yung Bitcoin. Okay? Yun yung tinatawag na mining, kung tinatawag. Okay? Who prints it? Okay, so ito na. Medyo naging advance ako. So, no one. This currency isn't physically printed in the shadows of by a central bank unaccountable to the population and making its own rules. Those banks can simply produce more money to cover the national debt, thus devaluing their currency. So, yun yung nangyayari talaga. Actually, sa Pilipinas, nangyayari rin yan. Kasi, di ba, nawawala, medyo marami tayong utang. So, dinadamihan yung production ng pera. So, dito kasi sa Bitcoin, ang supply ng Bitcoin is 21 million. Okay? 21 million lang. Ang current na namamine ngayon, hindi ko exactly sure, pero 18 million na. Okay? So, sasabihin mo, 3 million na lang. Okay? So, mabilis na lang, mauubos na, pero hindi. Okay? Pahirap ng pahirap kasi yung mathematical problem na sinosolve ni Bitcoin. Okay? Na sinosolve ng mga computers na ina-offer ni Bitcoin. Ang sabi, may na-research ako, by year 2140 pa, matatapos yung pagmamine ng Bitcoin. So, ganun pa katagal. Ganun pa katagal si Bitcoin. Okay? So, Bitcoin is here to stay talaga. Then, instead, Bitcoin is created digitally by a community of people, okay, that anyone can join. Okay? Bitcoins are mined using computing power in a distributed network. Okay? So, yun nga. So, network of computers, pumapasok dun sa software ni Bitcoin, then nagsusolve sila ng mathematical problem. So, ibig sabihin, ang value ni Bitcoin is computer power, internet connection, pati electricity. Okay? So, doon nagbe-base yung value ni Bitcoin. Kaya, wala siyang trend, kundi tataas at tataas yung value niya. Okay? So, yan. This network also process transactions made with the virtual currency, effectively making Bitcoin its own payment network. So, dito ang kagandahan
di ba pag tayo nagsisend ng remittance, kunyari abroad, babayaran mo yung remittance charge dun sa currency ng bansa na yon. Okay? Dito sa Bitcoin, kung magpapadala ka, Bitcoin din yung ibabayad mo. So, kaya nagiging mahal si Bitcoin eh. Yun ang isa sa factor niya. Kaya nagkakaroon siya ng value. So you can't churn out unlimited Bitcoin. Ibig sabihin, makakapag-mine ka ba ng unlimited Bitcoin? So, nasabi ko na yan sa inyo. 21 million lang yung pwede mong i-mine dito sa Bitcoin. And ang kagandahan, habang patagal ng patagal, yung mathematical problem, yung difficulty niya, pataas ng pataas. So, kaya pahirap ng pahirap. Okay, so kailangan more computer power para ma-mine mo si Bitcoin. Okay? So, what is Bitcoin based on? So, yan, nasabi ko na nga. Okay? So, yan, on mathematics. So, yung software na yun, nagpo-produce siya ng mathematical problem na very complex. So, talagang you need computer power. Okay? Para makapag-earn ka ng Bitcoin. Okay? Around the world, people are using software. Okay? So, it's na tayo dyan. Okay. So, yun nga, ito, open source. So, everyone, pwede ka mag-mina ng Bitcoin, pero dito kasi sa Pilipinas, hindi advisable yan. Okay? So, number one, mahal ang kuryente. Number two, mabagal yung internet connection. Tapos number three, weather. So, 24/7 naka-aircon dapat. Okay, para hindi magaan yung computer mo. Hindi iinit. Okay, what are its characteristics? So, mabilis lang to, ha? So, it's decentralized. Okay, so network. So, walang nagko-control dito. Okay, so walang authority. So, it's a major threat sa mga banko. Yun ang maganda kay Bitcoin. Next is, it's easy to set up. Pero ngayon, hindi na. Kasi nga, ang hirap na. Okay? Ang hirap ng mag-mine ng Bitcoin. It's anonymous. Hindi naman actually anonymous. Hindi lang ma-reveal yung identity mo. Pero, ang maganda kasi dito sa Bitcoin, lahat ng transactions dito recorded. Okay? So, kung mapapansin nyo, kung nag-withdraw na kayo dito sa BitConnect, may mga transaction ID siya. Okay? So, yun yung parang ledger na kung tinatawag na. Lahat yan, dapat lahat ng computers na nasa under ni Bitcoin mag-a-agree. Yun yung kagandahan kay Bitcoin. The next is, it's completely transparent. So, lahat ng transactions dito, transparent siya. Okay? So, yun yung tinatawag na blockchain. So, mamaya, explain ko rin yan. Kasi bakit? Ang blockchain, ang Bitcoin kasi, it's under a blockchain network. Okay? So, very important na malaman mo kung paano ba explain yung pagiging blockchain ni BitConnect. Okay, mamaya. Stay tuned lang guys. Next, transaction fees are minuscule. Okay, so pwede ngayon, okay, kasi kung abroad ka kasi magpapadala, may kamahalan nga naman talaga. Pero dito kasi sa Bitcoin, pag abroad, okay, basta magpadala ka, usually mga less than 500 pesos yung equivalent niya sa atin. Yun yung transaction fee niya. It's fast, pero kasi ngayon sa sobra ng ina-upgrade nga yung Bitcoin network ngayon. So ngayon medyo may kabagalan siya ngayon. Unlike before na mabilis siya. It's non-repudiable. Okay, anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, okay. So pag once na pinres mo yung confirm, wala na, yung na-send na yung Bitcoin na yan. Okay? There's no holding back. Yan yung ibig sabihin na non-repudiable. Okay? So, nung ginagawa ko rin to, medyo naano rin ako paano ko explain yan. Eh. Okay? So, next. Okay? So, what is blockchain? Okay? So, ganito na lang. Ipi-play ko na lang yung video ng blockchain. So, before tayo mag-dig in kay dun sa explanation. Okay? So, what is blockchain? So, try natin desktop. So, yung mga early kanina, sigurado ako napanood na nila to. Ayan na naman siya. Lolo ko na naman. Okay. Wala nga i-refresh.
Okay. So videos, Bitcoin 101. Okay. So yeah. Bitcoin is an online currency with a security system run by a massive network of total strangers. Trusting strangers with your digital information may sound silly, but it's actually a revolution in distributed computing. It's all based on the blockchain, an open ledger that stores a history of financial transactions. But blockchains can be adapted to store any kind of digital information imaginable, which means that systems like Bitcoin could be the future of all secure digital transactions. Old security models focus on locking people out. Bitcoin's model focuses on letting everyone in. It uses self-interest and greed to secure your Bitcoins. And amazingly, this works. For the first time, you don't need trust to share or update your digital records. Understand why and how, you need to understand the Bitcoin blockchain. If you have Bitcoin, what you really have is a private key, half of a digital signature that proves you own a particular Bitcoin. The other half is a public key. A record of the public key is stored in the blockchain. Individual blocks contain multiple transactions, each of which refers to an earlier record in the chain. When you want to purchase something with Bitcoins, you broadcast a request. The request is received by all the computers on the Bitcoin peer-to-peer network. These computers and their owners are called miners. Miners scoop up the most recent requests into a block. The miners run the new block and the previous blocks through a set of calculations called hash functions. It's a competition, with all the miners racing to solve a complex cryptographic puzzle. The more computing power you have, the more likely you are to solve it first. After solving a block, the miner tacks it on to the end of the blockchain. Then they broadcast it to their peers, who check the work and start using the new version of the blockchain. The first miner to solve a block is rewarded with some newly minted Bitcoin. But minting coins isn't the only point of mining. The puzzles are so complex that every new block makes the previous blocks and the whole blockchain more secure. Hacking the blockchain would require tremendous speed. In order to alter just one transaction, an attacker would have to change the information in that block and in every block that comes after it, all before the blockchain is updated. With countless miners working on the chain simultaneously, this would require massive amounts of computing power, more than half of the power being committed to the Bitcoin network at any given time. The self-interest of the individual miners adds up, creating a selfish, self-protecting, secure system. Personal allegiance is replaced with mathematical confidence. The Bitcoin blockchain is a public database that everyone can see, anyone can add to, and no one can destroy. Cool. Okay. So, concurrent slide. So, yun guys. Okay, so I hope na katulong yung ano, yung video na yun. Okay, so yun din yung actually ko talaga na nung nag-aaral ako kay BitConnect bago ko pinasok si BitConnect, yun talagang pinagbatayan ko, yung blockchain. So, ano ba yung blockchain? So, eto na. Tama ba yung screen ko? Double check ko ah. Okay, yan. Magkamali na naman ako. Okay. So, blockchain. So, ito, kinuha ko na lang to para at least mas simple. Okay? So, for example, ikaw, a node. So, part of a computer ka, ibig sabihin, part of the network ka ng blockchain. Okay? Have a file transaction on your computer. So, meron kang file. Tawag natin doon ledger. So, yung file na yon, okay,
two governments' accountants, okay, have the same files on their computer. So, ibig sabihin, kung ano yung meron ka, merong copy din yung network na tinatawag natin, yung mga miners. Okay, yung mga miners yung kasama na lang siya sa blockchain network. Yun na lang yung sabihin natin. Okay, so kung ano yung meron ka, recorded lahat yun. Okay, so ibig sabihin, distributed siya. So ibig sabihin, lahat ng transactions dito, lahat ng value, okay, lahat ng hawak mong coins sa Bitcoin, lahat yan, may ledger, lahat yan nakalista. Okay, so ibig sabihin, napaka-transparent niya. So if ever may something na gustong guluhin yung network ni Bitcoin, okay, kailangan niyang lahat guluhin yung network of computers ng nasa blockchain network ni Bitcoin. Okay, so ganun ka powerful yung Bitcoin. Lalo na ngayon, ang Bitcoin kasi sobrang hirap na niyang i-mine. Ibig sabihin, hindi niyo kasi inabot yung before the fork, before yung hard fork, before yung August 1, inabot ko yun. Sobrang tagal ng confirmation ni Bitcoin. Kasi ang dami mong kailangan i-confirm. 60 confirmations, okay? Ang kailangan minimum ang dapat mag-confirm dun sa transactions mo. So, ganun siya kalupit. So, ang pag nasa blockchain technology ka, ibig sabihin, dapat lahat ng nangyayari dun, transparent. Okay? Lahat yan, dapat equal siya lahat. So, for example, yung 21 million ni Bitcoin, okay, lahat yon nakalista sa mga miners. Okay, lahat yon alam niya kung sino may mga hawak ng mga addresses. Ganun kalupit yung blockchain network. Okay? So, move on tayo. So, sana guys, mas ma-enlighten kayo dun sa blockchain. Hindi ko siya masyado ma-explain eh. Mas complex talaga din siya eh. Pero, let's make it na lang na lahat documented dito. Okay? Lahat ng nangyayari sa Bitcoin, documented siya. Yun ang maganda. If ever may isang mag-disagree, kailangan muna ng maraming confirmation bago yung disagreement na yon mag-push through. Yun lang yun. Okay? So, next. Okay? Each accountant rushes to be the first to check. Okay? So, yun nga. If ever may transaction, so may mag-check nun. Okay? Ito yung proof of work niya. Okay? Each accountant rushes to be the first to check whether you can afford it and be paid their salaries bitcoins to first. The first to check validates, hits reply all attaching their logic for verifying the transaction proof of work. If the other accountants agrees, everyone updates their files. So yun nga, so more on updating talaga siya. So nasa lahat ng mga transactions dito nakalista. Okay, so yan yung blockchain. Okay, so yan yung hindi matibag-tibag, ibig sabihin. Okay. So next, this concept is enabled by blockchain technology. Yun yan. Okay, so ito na. Okay guys, so is BitConnect a long-term investment? So ano bang pinaggagawa nyo sa pera nyo? Bakit kayo nag-invest dito kay BitConnect? Okay, so paka-scamin kayo ni BitConnect, di ba? joke lang. Okay. So number one, bakit siya long-term investment? It's a cryptocurrency unlike other HYIP. Actually, yun, pwede na eh. Pwede mo nang isagot sa prospect mo yun eh. Okay? Yung mga nag-o-offer sa iyo ng mga investment sa diyan sa mga na nagra-run ng Bitcoin, okay, ng investment sa Bitcoin. Tanungin mo muna kung currency sila. Okay? Kung cryptocurrency sila. Malamang hindi. Okay? So, ibig sabihin, ito si BitConnect, it's a currency. Hangga't merong may hawak ng coin ng BitConnect coin, tatagal si BitConnect. Okay? Kailangan niyang sirain muna yung blockchain ni BitConnect na yan. Okay? So, kasi tayo ngayon, may hawak na tayo ng BitConnect coin na palenda natin. Part na tayo ng blockchain ni BitConnect. Okay? So, currency kasi siya. So, may currency tayo ng BitConnect. Hawak natin siya. Okay? Pinalend lang natin sa kanya. Okay? So, yan. Yan yung advantage natin doon sa mga nag-o-offer sa inyo. Hindi sila currency. Nagte-trade sila. Okay? Anong malupit, abang nagte-trade si BitConnect, trading bot pa yung nagte-trade para sa atin. Yung sa kanila, wala yon, mga experts lang. Nag-negative yon. Sooner or later, mag-breakdown din yon. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, tignan nyo, pag nagka-crash yung Bitcoin ngayon, nag-fall siya 5,000, nag-4,000, malamang, tignan mo, one by one,
yung mga investment program na pinasukan ng iba, sana na lang magtagal sila. Okay? Unlike dito sa BitConnect tayo, cryptocurrency tayo. Okay? Next, it runs on a blockchain network same as Bitcoin. Okay? So, kung si Bitcoin may blockchain, si BitConnect din may blockchain. So, transactions are all transparent. So, lahat ng gagawin mong transactions doon, tignan mo doon sa transaction list mo, okay? Kahit doon sa Bitcoin wallet, okay? Tignan mo yung transactions mo doon, nandun may transaction ID ka. Nakasulat yon sa blockchain network niya. Okay? So, hindi ka mababother. Basta, kunyari, may transaction ID ka, ipanglalaban mo yon. Okay? So, kung kunyari ikaw, very skeptic ka pa rin dito kay BitConnect, yung lahat ng mga transaction ID, i-copy mo. Okay? Para at least may kopya ka na pwede mong i-ano to sa Bitcoin network. Kasi nagra-run silang dalawa eh. Okay? It runs on the Bitcoin network din yung BitConnect eh. Okay, next. 800 million market capitalization. So, ibig sabihin, ito yung capital na, ito yung value ngayon na umiikot na BitConnect coin sa buong mundo. It's nag-reach siya ng 900 million nung 5,000 si Bitcoin. Okay? So, ngayon, nilagay ko na lang dyan 800 million market capitalization. So, all 800 million ang nandyan sa buong mundo ng BitConnect coin. So, sa tingin nyo ba, mawawala ba yung 800 million na yan? Pagpalagay na lang natin kalahati, mawala dyan. We still have 400 million na umiikot yung coin. So, tatagal pa rin si BitConnect nun. Okay? Next, its value keeps on increasing. Okay? So, mataas ang demand ngayon kay BitConnect. Mataas. Sobrang taas. Okay? Kaya, nung nag-start ako rito, ang value niya, $80 lang yata. Kasi, sunod ko lang si Sir Gary eh. Ewan ko kung ano siya nag-start. Kung anong value na nag-start sa kanya. Okay? So, pero ako nung nag-start ako, $80 lang siya. Okay? So ngayon, it's over 120. And matapos lang tong crash ng Bitcoin, wala makakapigil sa kanya, $200 end of the year. So, ganun, yung investment mo dito kay Bitcoin Coin, pag na-receive mo siya, ibig sabihin tumataas din yung value niya. Yun ang kagandahan dito kay Bitcoin. Okay? So, yan. So, next, multiple investment opportunities. Ito pa rin yung isang factor na nagpapa long term kay BitConnect. Lalong-lalo na yung staking kanina. Binigyan ko siya ng konting introduction. Okay. So yung staking program ni BitConnect hanggang 2019. And I do believe after 2019, may additional program na naman yung staking niya, yung BitConnect coin staking. So, long term siya talaga. Tapos yung mining niya, hindi pa kasi lahat na ma-mine. So, ganun din eh. Kagaya din siya ni Bitcoin. Okay? So, it has multiple investment opportunities. And last, okay? Okay. Ito naman. So, is BitConnect lending program legit? Okay? So, kasi kanina, diniscuss ko yung coin mismo. Okay? So, ngayon, didiscuss ko naman yung lending program. Okay? Pwede, sige. Sige, Sir Randall. Ganito na lang. Ayoko mag-invest. Hahawak na lang ako ng coin. Hintayin ko na lang mag-up yung value niya. Pwede naman yon. Okay? Kasi natatakot ako dyan sa lending program na yan eh. Okay? May ganun na may nakakausap ako eh. Okay? So, I hope this answers your question. Okay? So, first, BitConnect uses the BCC you invest in trading. So, anong ibig sabihin nun? Yung BCC kasi, okay, yun yung ginagamit niya na pinang titrade niya doon sa Bitcoin mismo. And just to remind you, ano bang pinasok natin dito? Bitcoin, di ba? So, ibig sabihin, nung nag-start to si BitConnect, okay, ang nagde-deposit sa kanya, puro Bitcoin. So, ibig sabihin, dumadami yung Bitcoins niya. Dumadami. Okay? Dami nag-i-invest sa kanya, di ba? Pagpalagay natin last year, yung value ng Bitcoin eh, mababa. Eh ngayon, ang taas na ng value ng Bitcoin niya. So, ibig sabihin, yung Bitcoin niya, mataas na yung value. And then, ang malupit pa nun, yung BCC lang naman yung pinang titrade niya dun sa Bitcoin, yung pinang prepare niya.
Okay? So, ibig sabihin, yung trading talaga, legit talaga siya. Nagpa-profit talaga yung pag-trade nung trading bot doon sa trading niya. BCC to BTC. Kasi yun lang yung pair natin. Eh. Okay, so, pero may balibalita ako na ang next niyang target, BCC to Ethereum naman. Pero kasi hindi pa stable yung Ethereum, kaya hindi niya tinutuloy yun. Okay? So, yan. So, it uses BCC. It uses its own currency para mag-trade. Okay, so, yun na lang yung protection natin eh. Andun pa rin yung currency, umiikot pa rin dun sa trading. Next is BitConnect uses a trading bot that is one of the most profitable. So, sabi ko nga, nag-try ako maghanap ng trading bot din dati. Sabi ko sa inyo, nag-negative siya. Maniwala kayo sa akin. Pero dito sa trading bot, 36 days, okay, zero lang ang nare-receive natin. Okay? Okay? It means legit talaga na talagang nag-trade siya. Ayaw niya lang talaga ipakita yung trading bot kasi mamaya explain ko. Okay? So yan, explain ko siya for your last ko yun. Okay? Then, the most profitable trading bot in the world. Mali pala. Okay? Hindi pala siya nag-continue. So next, BitConnect trades only with Bitcoin. So yun nga. Okay? So, uptrend siya. Okay? Ngayon, hindi ko nga alam bakit meron pa rin tayong interest kanina na mataas eh. Kasi downtrend yung Bitcoin. So, ibig sabihin lang talaga nun na may diskarte sa trading yung trading bot na nag-earn pa rin tayo. Yun yung maganda. Kita mo na nagka-crash na nag-1 point plus pa tayo. I expected nung time na yun na wala, mababa talaga yung interest natin. But BitConnect delivered. Okay? Nag-deliver siya ng interest sa atin. So, ayan, ito. Okay, if you are the owner of BitConnect, would you just shut down, okay, the platform that is making you a lot of profit and helping a lot of people? Diba? So kung ikaw yung owner, ang laki ng kinikita mo rito, sigurado ako laki ng kinikita ng owner ng BitConnect dito. Bakit na titigil yun? Diba? Tapos, kasi tandaan nyo, yung Bitcoin, sabi ko nga, threat siya sa mga bangko. Etong BitConnect, okay, threat siya sa mga bangko din. Kasi bakit mo na ngayon, andyan na si BitConnect, bakit mo ipapasok na lang yung pera mo sa mga mutual funds, okay, or sa mga time deposit, na kung saan, magkanong interest lang yung kikitain mo. Diba? Eh dito kay BitConnect, okay, dito may pasok yung pera mo, magpa-profit pa siya. Okay? Lahat yan, okay, it-trans on the blockchain network. Lahat ng investment mo rito, recorded siya. Okay? So wala kang dapat ikatakot. Kaya hindi, kagaya din siya ni Bitcoin. Si Bitcoin yung naka-invento kay Bitcoin, hindi pa nagre-reveal ng identity. So, si ganun din si BitConnect, hindi siya nagre-reveal ng identity. So, ano siya? Threat siya talaga. Okay? So, kasi gusto naman natin talaga financial freedom eh. So, ito yung binibigay ni BitConnect. And, ito pa, isang news. Ginagaya na si BitConnect. Okay? Ginagaya na siya. May upcoming, hindi ko na lang sasabihin yung currency. Okay? May upcoming na currency copycat ni BitConnect. So, anong ibig sabihin nun? The program works and someone is trying to copy it. Tingin nyo ba kailangan pa ng version 2 ni BitConnect? Ako sa tingin ko, hindi na. Pampagulo lang yung isa na yun. Okay? So, if ever may sa inyo na, if ever may kumausap sa inyo na parang ganito rin lending program ni BitConnect, news lang guys, hindi pa siya blockchain. Hindi niya pa napaprove na may blockchain siya. So, ingat kayo guys. Okay, baka ma-hype kayo nung nag-offer sa inyo ng ganong klaseng investment din. Okay? Currency din yung nag-ano. So, yan guys. So, I hope na dito sa lending program, sabi ko sa inyo guys, you're missing a lot kung hindi ka nag-invest dito. Okay? The BitConnect keeps proving itself. Nagpipay out siya. Binabalik niya na yung capital ng mga naunang nag-invest. Okay? Pwede niya namang hindi gawin niya. Pero wala. Binabalik niya talaga. Okay? So, next. So, yan. So, ito na. Yung BitConnect in Philippines, we dominate. Okay? Bakit yan ang nilagay ko, we dominate? Kasi sabi ko nga, gusto ko pag sinabing BitConnect dito sa Pilipinas, BitConnect Team Philippines agad yung naiisip ng tao. Kaya, we're gonna dominate. So, alam nyo ba yung Apple? Di ba yung Apple?
versus Android. Yung Apple, hindi naman siya nakikipagkompetensya eh. Hindi siya nakikipagkompetensya. Dinodominate niya yung area ng cell, ng phones, ng smartphones, okay? So, ganito rin yung gusto kong mangyari sa Team Philippines natin, sa BitConnect Team Philippines. We dominate Facebook, we dominate YouTube, we dominate marketing, okay? Yan yung gusto kong mangyari. Para at lahat tayo dito magbe-benefit dito sa team natin. So, agree ba kayo doon? Agree kayo doon, okay? Dominate natin yung Facebook, yung mga social media na yan, okay? Yan yung goal natin. Okay, so paano natin gagawin yun? Kasi itong mga ibibigay ko sa inyo, ito rin yung mga ginagawa ko eh. Okay, na ewan ko ba't gumana na lang yung network ko eh. Okay, so hindi ko naman sinasabi na magaling ako, pero ito lang yung ginagawa ko talaga. Okay, so share ko lang din. So, BitConnect Team Philippines. First, okay, so sana lahat tayo maging friends. Okay. So, yung mga nasa, pwede naman natin yan ano, sa GC natin, okay? Sa mga members dyan, okay? So, sorry po sa mga hindi members. Exclusive lang po kasi yung GC namin sa mga nag-invest na, okay? So, sana lahat ngayon maging friends tayo, okay? Sa GC natin, makikita mo naman yung mga members doon. Be humble na, ikaw na mag-add sa kanila, okay? Add mo na sila ngayon. Para that creates unity sa team natin. Okay? Maniwala ka, tayo rin makikinabang dito pag lahat tayo friends. Okay? So next is, tag all members on your post about BitConnect. Okay? So, para, sabi ko nga, we dominate social media. Okay? This is one way para lagi tayong nakikita sa Facebook. Okay? Tag mo lahat ng members. Okay? So, I hope na pag nag-post ka ngayon about BitConnect, post mo lahat ng mga group members natin. Para makikita ng friend mo, makikita ng friend niya, swear, magkikreate ka ng curiosity. Okay? Mas bibilis ang referral natin dito. Pag you keep tagging all our members. Wag prospect, members lang. Okay? Next is, like and comment at all members' posts about BitConnect. Okay? On their wall and group page. Okay, guys. Ito, madali lang naman eh. Wala namang 10 seconds yung pag-like pati pag-congrats sa post ng isang tao. Okay? So, I do hope, kasi pag more likes and more comments sa isang post, trending yan eh. Okay? So, mas lalabas yan sa wall. Kasi, di ba, out of maraming friends, anong chance na mag-appear siya sa wall ng mga prospect mo? Okay? So, by getting more likes and having comments, magte-trend siya. So sana may culture tayong ganun sa group natin. Maasahan ko ba yun? Group, team. Okay? So yan. Gusto natin mag-trending tayo. We dominate. Okay? Team BitConnect Team Philippines, we dominate. Okay? The next, welcome all new members on our page and our group chat. So guys, ayan naman. Again, wala pang 10 seconds yan sa pagta-type. Simple congratulations lang, simple welcome lang. Para makikita din ng prospect na hindi tayo mga saluista. Kasi ganun eh, ganun ang nangyayari sa group page. Okay? Pag nakikita nila, oy, congratulations, may bagong member. Walang nagla-like, walang nagbe-welcome, walang nagka-congratulate. So, may dating yon sa prospect natin. Nag-add pa naman tayo ng prospect sa group page natin. Diba? Okay? So, I do hope yan yung magiging culture natin. Okay? So, let's start that. Okay? So, next. Let the approval of the members request task be my role. Okay? Sorry na lang. Okay? So, again, I'll let the approval of the members be done by me. Okay? Pinapasok tayo ng ibang team. Okay? Gusto nilang manggulo dun sa group page natin. Okay? Ito lang guarantee ko sa inyo, guys. Hindi ko, kumbaga, ano tawag dun? Hindi ako magiging ano dun sa referrals, promise. Gusto ko lang talaga ng activity. Okay? So, may isa na ako nung nabigyan, si Ma'am Mauri, dun sa bagong pasok. Kasi, si Sir Gary, hindi ko na pwede bigyan yan. Marami ng referral yan eh. Okay, huwag na yan. Okay, alis na natin yan sa listahan niya. Okay, I just wanna see activities on your wall. Okay, on the group page. Swear,
may spillover kayo sa doon sa mga nag-a-add ng group. Kasi kasi nakikilala na yung team natin. Maniwala kayo, yung YouTube channel ko, mamaya, pakita ko yung Facebook ko, ha? Ganun sila. Okay, they wanna join our team. Ang dami nagsasabi na, sana sa team mo ako nag-sign up. Ganun. Okay, soon, guys, maniwala kayo sa akin, pakikinabangan nyo yung pagiging ano, member ng BitConnect in Philippines. So, I just wanna, ask for your cooperation regarding dito. Okay? So, yeah. So, nagpapaka-humble na ako sa inyo. Okay? So, yan. So, yan. Okay, yung bilis matapos, ha? Bilis matapos ng webinar, ha? Okay? So, ngayon, i-unmute ko kayo lahat. Isa-isa lang, ha? Okay? So, sino dito? Ganito na lang. Mag-chat kayo sa akin for questions. Tapos, i-unmute kita. Okay? So, okay, guys. I leave the floor open for questions. Chat nyo ako ngayon. Okay, so sino may question? Question lang dyan. O parang walang may question? Tawang pumapasok ah. So ganun na. Chat mo muna ako, then i-unmute kita. Then message ko muna kung may question ka. Parang walang may question ah. It's either wala rin ano ah. Baka walang natutunan. Baka waste of time lang itong ginawa ko ah. Bad trip ah. Walang nagka-question. Ilang minutes na ba tayo, guys? 1:31 pa lang. Aside yung kanina. Maaga ako na gano'n, di ba nag-open. Questions, guys? I-unmute ko na kayo. Yan, questions. Pwede na kayo magsita. Maririnig ko na kayo. Hindi nga. Gary, naririnig na kita. Huwag kang patawa-tawa dyan. Salit lahat. Huwag kang patawa-tawa dyan. Magtanong ka. Dules, S7H, Edge, sino sa? May question po ba kayo, Ma'am Jaira? May question ka ba? Ma'am Jaira? Ano, it's either ba na dalawa lang yan eh. It's either ano ba? Wala kayo natutunan or may natutunan kayo? Questions? O nahihiya lang kayo, ano ba? Mabilis ba? Bro. Sino to? Si Gary ba? Gary. Gary, go. Bro, yung ano, di ba yung minimum na withdrawal is 0.005. Oh. Tapos? So, bali ang mawi-withdraw lang dun is yung bali naging interest niya. Di ba? Yung bali naging interest niya lang yung mawi-withdraw. Ah, hindi. Kahit galing doon sa referral commission mo, pati sa interest mo. Basta sa galing sa lending wallet, kasi lahat naman ng commission natin pumapasok sa lending wallet. Lahat. So, na-transfer mo muna siya sa BitConnect ko, BitConnect Coin Wallet, and then dun sa Bitcoin Wallet. Yan. Yun yung process. So, 0.60 BTC. Pero, sobrahan mo. Kasi, di ba nga, may 0.0, tatlong 0 tapos 4. O 4. 4 na 0 yata. Basta double check nyo na. Yun yung charge na. Yun yung charge. Yun yung charge. Kasi doon talaga din nagsusustain si BTC, BitConnect. Yun din yung part of ano niya. Para self-sustaining siya. May charge. So bali, yung sa ngayon, yung CoinPH pa lang talaga, yung Dito sa Pilipinas. Wallet. Oo. Wallet na pwede natin gamitin. So wala pang iba. Pag-encash kasi wala akong mahanap eh. Coins.ph lang talaga eh. So guys, kung kunyari may new member kayo, try nyong i-promote yung code nyo sa coins.ph. 50 pesos din yun. Kasi kailangan niya mag-verify eh. Kasi yun nga, pag initial level ka, level 1, ano lang siya, 2,000 lang yung pwede mong i-transact sa coins.ph. So kailangan
ng level 2. So you do selfie, ano pa ba? ID, 'yun. Tapos mga ganun, level 2 verification. Yung ano, address. Oo, 'yun. Hindi lang email kasi level 1 lang 'yun. Okay. Yung ano, dun sa Exodus, yung Exodus na coin wallet, pwede ba dun siya? Kasi ganito 'yun. Bakit? Kasi kung ikaw hindi ka ang purpose ko kasi sa Exodus, it's either my savings pati yun nga, to give weight sa clients abroad or na wala pang coins sa PH. Para yun yung separate ko. Kasi kung kunyari, galing sa Exodus, tapos i-encash mo rin sa coins sa PH, additional transaction na naman yun. May transaction din kasi sa Exodus wallet. So ayokong mangyari yun sa inyo, na doble-doble yung transaction sa pag-encash. So ibig sabihin, kahit nasa abroad, pwedeng gamitin yung coin PH. Hindi kasi ang nasa abroad ang ginagawa ko kasi nagpapadala lang sila ng remittance. Kung may BTC wallet naman kasi sila, kung may nabibilan sila ng Bitcoin doon, for sure magkakaroon sila ng Bitcoin. 'Yun, pwede na lang gamitin yung Exodus wallet para makapagpa-send. Pwede na silang mag-transact ng sarili nila. Kung ganoon ang mangyayari. Okay. So, ginagawa ko, may naka-encounter ako. Hindi bawal ang Bitcoin doon, bawal ang Bitcoin doon sa country nila. So nagpadala na lang siya ng pera. Okay, nagpadala siya ng pera through remittance. So ako, kasi gusto ko nga transparent yung magiging transaction namin. Ipapakita ko sa kanya blanco yung BTC ko. Okay, ito yung pera ko sa peso wallet ko. Ima-minus ko na lang doon yung deposits niya, yung pinadala niya sa akin pera. So ganun yung discard ko para lang to create transparency. Option mo na lang yun. Kasi magulo eh, pag may laman yung BTC wallet mo, pag may in-assist ka na client, magulo. So I suggest na blanco mo yung coins.ph mo kung mag-entertain ka ng clients abroad. Or mag-entertain ka ng walang coins.ph account na hindi sila gusto na mag-start kasi pwede naman sila mag-undergo ng level 2 verification eh. Pwede naman 'yun. So ibig sabihin, kung wala pa siyang coin PH, pwede yung sa'yo yung gamitin. Tayo gagawa ng order. Tayo gagawa ng order. Kumbaga sa atin papasok. Tayo yung magsisend ng converted BTC. Okay, kasi peso wallet siya papasok sa coins.ph, di ba? Oo. I-convert natin siya sa BTC. Tayo magpapasok ng BTC doon sa account niya. Kailangan lang natin yung BTC address niya doon sa BitConnect account niya. Okay. Kasi so, nagawa ko na rin ngayon doon sa kasi wala siyang wala siyang coin.ph. Buti nga naisip natin yun. So yun. Question pa. Kasi hindi naman talaga lahat merong coin.ph. Oo, tama kasi bago lang lahat sa Bitcoin eh. Mm-hmm. Sir Joey, question. Nakikinig lang. Nahiya, Sir Joey. Nahiya. Sino po? Sir Joey, magdadagdag daw yan eh. Balita ako. Magte-ten ba yan? Magte-ten ba yan? Yung mga kasi, tingnan natin ang questions talaga. Ang limited question yan ngayon. Wala pong budget eh. Okay. Malaking bagay talaga pag yung naka-10-10 ka kasi. Grabe no, 'di ba si Sir Darwin? Grabe talaga. Kasi yung 200 na siya agad ngayon. Naabutan pa ako. Grabe. Nasa man ni pangarap yung 1,000 eh. Hindi, actually talaga. Sana dito sa nung kayong mga naka-10, sana mas naging solid yung foundation niya sa BitConnect. Kasi ako wala. Makipag-usap ako sa client ganyan, talaga. I see to it na I give them all the information that I know. Nagiging technical ako pag kunyari may kausap ako. Advantage yun sa inyo. Pag ganun kayo makipag-usap. So kung gusto niyo tong webinar na to, yung PowerPoint, pwede ko siyang i-upload sa GC natin. Okay? Pero kayo muna, kayo mga umattend muna. Okay? I-hold ko to sa mga hindi umattend. Kasi unfair naman sa inyo na umattend. Recorded ba yan? Recorded din to. Pero hindi ko siya i-release. Sabi ko kasi diba, hindi siya recorded. Okay? It's way lang na para umattend ka. At least I know your commitment dito sa team natin. Yun ang naman iningi ko sa inyo guys eh. Ako kasi gusto ko kayo tulungan. Swear. Yan. Alos kanina, multitasking habang ginagawa to. Nag-market, nag
entertain ng queries, ganyan yan. Okay. Pero mas importante sa akin ito, hindi ako gumawa ng testimonial photo ngayon kasi gusto ko ma-okay itong ating webinar. So guys, support. Guarantee guys, 100% support ko sa inyo. Okay? Yes. So sana lang, yung mga napag-usapan natin sa Team Philippines natin, Bitcoin at Team Philippines with Dominate, sana after nitong webinar, magawa natin yun. Makakasa ba ako doon? Yes, yes. Yes. Talaga, ha? So, okay, so, ito, sana more likes, more comment. Oh. Sige, sir. Sino to? May question pa ba? Ano ba? Naiintindihan nyo ba? O ano? Ano ba talaga? Ah. Naiintindihan ba? Okay lang? Naiintindihan naman. Hello. Naiintindihan naman. Okay. Mas naging solid ba kay BitConnect? Ah. Oo yes naman. Po. Okay. Yes so, po. Sana yan. Yun talaga yung goal ng training na to. So, webinars. Yung may question yata bro si Ma'am Michelle. Okay, Ma'am Michelle. Sir. Apo. Hindi kasi stable yung connection ko, pero gusto ko talaga mapanood yung complete na webinar na to. Mabibigyan kaya ako. Okay, sige. Hindi, ganito na lang gagawin ko. I-upload ko sa ano sa Facebook page ko. Back, sa Facebook page natin. Gagawin ko rin yung ating link. Okay, gagawin ko rin yung... Thank you po. Okay, thank you. Kamusta ka na? Boyfriend ko rin po nakikita siya. Ha? Okay naman, sir. By this week, may investment ulit tayo. Nagre-recruit na rin ako. Nagre-refer pala. Yan, si Ma'am Michelle. Okay. Yan. So, lumipat lang din yan. May account na yan dati, pero nakita niya yung team natin. Naka na. Paano, oh. Yun, oh? Oh, sir. Kasi yung offline ko, pinabayaan niya ako. Wala akong kalam-alam dito. Nirefer lang niya ako. Tapos, ayun. Ayan, okay. So, guys, expect maraming magaganon. So, kung ikaw, nakikita kang involved ka lagi sa BitConnect, sure way, madali ang referrals mo. Mahirap pa pabayaan. Eh, yung sa ano mo, sa pag, ano mo dyan, pag-asma ng video. Rest assured, okay, upload ko to. Thank you po. Okay. Any more, ano pa? Sino pa? Eh, bro ba, dagdag ko lang dun sa ano sa registration. Napansin ko kasi dun sa registration natin kapag halimbawa may space dun sa okay. Field dun sa ano nagkukulay orange siya, so hindi talaga siya mag-proceed kasi meron akong mga nabigyan ng referral link na hindi daw tinatanggap yung email address or yung cellphone number. Okay, so nung na-check ko yung ano kasi nag-try din ako mag-quan. Yung pala, kaya ganun is, meron siyang space. Medyo sensitive yung, ano, yung registration sa space. Hmm. Tama. Next info, Sir Gary. Thank you. Thank you dun sa info mo. Next plan, okay, ng group, webinar presentation. Kaya ba? Kaya? May link tayo, papakalat natin. Okay, baala na kayo. Okay, basta ako, ang gagawin ko, ako magkakausap sa prospect nyo, bigay nyo lang yung link. Basta pag-usapan natin, GC. Okay? Kasi pakinabangan natin tong webinar dati. This will separate us from other groups talaga, tong webinar. Maniwala kayo sa akin, sa hindi. Kasi at least makikita nila na activities tayo. Okay? Saka yung cooperation. Bawat okay. Isang. Thank you po, Sir Joey. Ha? Ano ba, magkitenten ba to Sir Gary talaga si Sir Joey? Ano ba talaga? Malagay ko, bro. Malagay ko. $10 na reinvest. Baka 110. Baka 110 naman, Sir Gary. Pinag-iipunan yung 110. Kaya gano'n. Oo. Oh. Yeah. Gusto ko na rin nga magano eh kasi napapa-reinvest ako pag nakikita ko na ano. Nangangati yung kamay mo. Okay. Nangangati yung daliri ko pag ano. Guys, ito okay sa GC natin siguro ngayon hanggang bukas pag-uusapan natin kung kaya pa natin mag-webinar presentation. Pakala tayo ng ano ng link okay sa presentation natin, kumausap na tayo ng tao.
try natin kahit 10. Wala namang masama dun. No? 5. At least, mag-i-start tayo. Lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Okay? Lahat at ito, itong webinar natin, 7 participants tayo ngayon. Expected ko yan. Wala yan. Wala, walang makakatibot sa akin. Kahit dalawa pa. Diba sabi ko nga, kahit isa lang, kahit dalawa lang participant, wala akong pakialam doon, mag-webinar kami. Okay? So yan. So, lahat, kasi kung di mo ipupush, kahit kung medyo natatakot ka, kahit kasi magiging maliit yung result mo, walang mangyayari. Okay? So, dapat talaga start mo lang. Okay? Ano pa? So bro, yung ano, yung sabi mo kanina na kailan ba dapat mag-reinvest o kailan ayan, okay, dapat so, mag- hindi ko pala na, ano, okay. Reinvest, okay? Kung magre-reinvest ka kasi, nasa safety side ka. Ibig sabihin, gusto mo lang safety. Hindi ka, ay yung market, unstable. Okay? So like, ngayon kasi downtrend, suggestion ko, you transfer Bitconnect coin or through Bitcoin wallet kasi inaabangan mo yung tax. Pero may duda ka pa rin eh. Okay? Hindi guaranteed yun eh. Pag reinvest kasi, it's the safest way to earn. Yun yung, ano ko ha, yun yung call ko doon. Ako kasi, I always believe na ang Bitcoin will reach, na-reach na nga yung 5,000 eh. Sabi ko, 5,000 by the end of the year, pero nag 5,000 na siya. So, I believe na it will make another run sa 5,000. Bitconnect will do the same. Bitconnect at the end of the year, $200 siya. End of the year. So, yun yung future natin dito. Okay? So, yan yung, ikaw nasa sayo, ang maganda lang talaga, kunin mo sa referral lahat para magawa mo. Okay? Para magawa mo lahat. Kasi, kung kunyari hindi ka nagre-refer, maano kayo, manghihinayang kayo, re-reinvest ko ba? Mag-bitcoin wallet ba ako? Or mag-bitcoin wallet ako? Pag may referral ka, at least malalaro mo yung tatlo na yon. O ano ba, $10 dito sa reinvestment, $10 sa Bitconnect wallet, $10 sa Bitcoin wallet, o di wala kang problema. Lahat, win-win situation ka. Di ba? So, yun. Okay. So, meron pa bro, yung ano, yung naipon kong interest at saka yung sa referral ko, pwede ko siya, about, let's say, naipon ko yung 10-10 doon sa referral ko at saka doon sa interest. So, pwede ko na siyang ipasok sa another entry na 10-10. Tama. Tama, Sir Gary. Yun nga yung ginagawa ng iba. Okay. 10-10. Ano yan? Mabigat-bigat yan, Sir Gary. Referral pati interest. Kasi iniisip ko kung doon sa ano. Ang sabihin natin, di ba, 7% yung ano. So, kung madami kang ma-repair dun sa ano, at makaabot ka ng 10-10, so siguro, doon mo na lang siya kukunin kahit di ka maglabas. Tama. Ipagan mo na lang. Kaya nga, malaking bagay yung referral at saka siyempre yung ano, yung interest din. Pag maganda yung interest. Naingit ka na ba, Sir Gary, talaga? Ano ba yan? Naingit na ako eh. Kasi nakikita ko doon sa ano, parang kung halimbawa, katulad ngayon, 1.86 yung interest natin. So kung naka 10-10 ka, 1.9. Medyo may bagay. May bagay na yung ano, yung interest. Oo. Then, hindi, kahit nag-zero. Kung may doon, nung nag-zero. May zero, may 0.10 ka na. Automatic. Diba? Medyo... Oh, hindi, pag nag 0.05. Diba yung nag 0.05? Oh, 0.15. Oh, 0.05. Oh, diba? Oo. Oh. Laking bagay. Diba, Sir Joey? Oo, ano mo. kahit nga 0.0, kahit nga 0.05, malaki na rin yun. Oo. Oh, nasaan siya? Kung nasa 10-10. Oo, oh, kung nasa 10-10 ka. Yung kain yun sa bangko. Oo, yan. Tama. Tama makita sa bangko. Yung pa, yung bangko. Okay. Say, ano nga, kaya, kumpara mo nga sa bangko, napakaliit naman ang sa bangko. Tama, 3% lang yata yun eh, pero anong pa? Guys, gusto niyo ba sabihin ko sa inyo yung ano, yung copycat na coin na kumbagaya kay Bitcoin? Oh, sige bro. Regal coin. Hinihintay nga namin yun eh. Regal coin. Regal? Oh, nakita ko na yun. Ah, yan. Nakita ko na yun sa FB. Oh. Hindi pa siya nag-prove na blockchain siya. Hindi ko pinipigilan kayo mag-invest doon, guys. Hindi ko kayo pinipigilan ka...
Karapatan yun. Pero be careful lang. It's not yet a blockchain. Parang kahapon lang yun, ah. Hindi, sir. Actually, last week, nakita ko na yun. Oh, okay. Yung blockchain may, yung Regal ko. Okay. Yung Regal, oo. Oh. Copycat siya ng BitConnect. So, ang dami nga nagsasabi, version 2 siya ng BitConnect. So parehong-pareho pala sila. Mm. Ay, hindi. Hindi siya. Iba pa siya. May binary siya. Ah, binary. Mm. Pero it's, hindi pa natin alam na kung blockchain siya. Pero, para sa akin kasi, bakit ka pa sasali? Ba't ka pa mag, ano, kung itong BitConnect, ano na, may na-prove na. Wala eh. Kumbaga parang, ano lang, nag, syempre, bago, alam mo na, yung ganun. Baka wala, I'll stick with BitConnect talaga. Oh, stable na to eh. Ah, yan. Isa pa, Sir Joey. Tsaka ano, yung details talaga, na-handle yung details eh, kung kailan ka nag-invest. Ah, pag na-invest, siguro, pag na-unahan nyo na sa CoinMarketCap si BitConnect, yan. Sige, lipat tayo. pag nataasan niya na sa CoinMarketCap si BitConnect, sige yan, go tayo na. Diba? O, yan. Yung isa pa bro, pag halimbawa natapos ko na yung contract, diba, 299 case. Mm-hmm. So yung $100 ko, saan siya papasok? Sa lending wallet. Lending wallet, equivalent ayo. So $100 kasi hindi naman yung pinautang mo sa kanya. Pwede mo na lang i-reinvest yun. Pwede. Siyempre. Oo. Pwede na rin niya i-reinvest yun kung hindi mo pa rin kailangan talaga yung... Oo, kung hindi mo kailangan. Pero titigil na yung interest mo na lang kasi tapos na nga yung kontrata mo to 299. Mm. Panibago na uli yun. Yes. Panibagong 299. Iisipin mo, yung mga nag 10,010, 120 days lang, 4 months lang, kuha na nila. So ngayon kaya, nakikita ko sa YouTube, ang dami nang nagka-capital na. Yung nare-release na uli yung capital nila. Ang dami na. Mm. Tsaka ano, may office din sa ibang ano, parang Vietnam yun na napanood ko na guys, may office sa Vietnam. Hanggat maaari kasi guys, sabi ko nga sa inyo, gusto ni owner ng... Ako naiintindihan ko na rin eh, bakit niya gusto maging anonymous. Kasi sure, sir, talaga, kailangan niya maging anonymous kasi gaya ni Bitcoin. Vietnamese yata mayari niyan. Hindi. pero sir, kung ano search niyo, SEC approved. Di ba, Sir Gary? SEC approved. Oo, oh, ang BitConnect, di ba? Parang hindi ko pa siya na... Napapost mo yun na. Ah, oo. Yung nakuha ko doon sa isang ano yun eh. Oo, yan. SEC approved daw sa US, yung BitConnect. Check ng US. Oo, oh. Okay. So, legit siya. Ano, tapos sino ba yun? Okay, so guys, so sana, sabi ko nga sa inyo, ipapaka-humble ako sa inyo sana guys, i-dominate natin yung BitConnect. Okay, regards na pag sinabing BitConnect, BitConnect Team Philippines agad. Sana ganun, ha? Okay? Okay. Okay, so guys, okay. Thank you for attending talaga. Yes. Thank you, bro. Yes. Thank you sa mga matinding. Salamat, Randall. Thank you. Thank you. Sir Joey, thank you din. Saka sa lahat ng mga nag-attend. Thank you, bye-bye. Bye-bye.